Hello everyone, welcome back to my channel Ritual Emera, and please don't forget to subscribe. Thank you. So today let's talk about video editing. So karamihan sa atin nag-i-edit ng video na may watermark sa bandang gilid, sa taas, or for example Cyberlink Power Director. So have you noticed kapag nagda-download kayo ng Cyberlink Power Director, meron siyang watermark sa baba. And ang pinakamadaling gamitin ngayon is the KineMaster. So sa KineMaster, kapag hindi ka nag-purchase ng license, meron talaga siyang watermark na makikita after exporting a video. So the watermark is removed automatically when you subscribe to KineMaster. So subscriptions can be purchased when you share a project or in advance from about my account screen and settings. So kailangan pa nating mag-purchase ng license para matanggal yung watermark. So para magmumukhang professional ang ating video, kailangan nating tanggalin ang watermark. Paano nga ba tanggalin? So here is the method. First, you have to go to Google Chrome. Click mo lang yung Google Chrome. Google Chrome. Okay. Pag na-click mo na yung Google Chrome, hanapin mo doon ang AC Market. Ano nga ba ang itsura ng AC Market? Ito siya. Kulay green, AC Market Download. So you have to click the AC Market Download. So meron dito nakalagay apps to open downloads and Minecraft full game free. Okay, download mo lang yung AC Market. At kapag na-download mo na yung AC Market, buksan mo lang, hanapin mo yung apps. Sa apps, pwede mo din siyang i-search taas sa bandang taas. KineMaster. Click mo yung KineMaster. Piliin mo doon, download yung arrow down or yung download icon, click mo lang. KineMaster Video Editor. Now, tapos na natin i-download. As if na tayo na na-download na. Madali lang naman mag-install. You have to next until ma-install yung KineMaster. Click mo yung plus icon if you want to edit a video. Okay, for example ito, hanapin natin yung video. But wait, unsupported resolution. Oh no! So we need to cancel. Cancel. Sa KineMaster, meron tayong settings dito sa left side. Kapag na-click natin to, wala dito yung solution para sa unsupported resolution. Punta tayo sa home button. Hanapin natin sa home button ang settings. Ito, katabi ng question mark. Sa upper portion ng follow me on Reddit, Stabiron. Okay. After, you have to find advanced and experimental settings. So sa advanced, makikita natin ang ilan nga ba ang functions ito? 1, 2, 3, 4, 5. I think 5. So all you have to do is to enable or turn on. You have to turn on. Just for example, the media browser hierarchical mode. Hanggang sa baba, turn on mo lang lahat. And go back. Now, let's open again. 16:9 ratio. Okay. Open na. So, dito sa KineMaster, lahat ng functions na dito, pwede mo siyang i-trim, pwede kang mag-chroma key, speed, clip, graphics, reverse, pwede kang mag-replace ng sound or audio, pwede ka rin mag-dubbing. So kapag hindi mo nagustuhan, pwede mo rin i-delete. Same lang ng functions.
So, color correction meron din. Okay, trim ko lang. Tapos produce or export. Dito sa export gallery, click mo ulit yung na-edit mo. Tapos pili ka lang sa export and share. Meron doon resolution at saka frame rate. So yung pinakamaliit mo na para mas madali siyang ma-export. Pwede mo din siyang i-adjust from low to high. Okay. Export. As if na natin na na-export na siya. So ito na ang ating product. Let's check. O, diba? Wala nang KineMaster watermark. Madali lang. Professional na yung video mo. That's it. Bye for now. And don't forget to subscribe my channel, Ritual Emera. Thank you very much.